Our lecturer for today is Jasper Crizan E. Ventura, graduate of the University of the Philippines, BS Education, major in Mathematics, minor in Physics, teacher 2 at Jose Abad Santos High School, and lecturer 2 at Universidad de Manila. Okay, so previously, ang mga limits na ini-evaluate natin, ang ina-approach na value ay mga constants, as in like 2, negative 5, square root of 7, and so on and so forth. But in reality, hindi naman lahat ng limits natin ay approaching a constant value. Pwedeng-pwedeng i-approach si infinity. But before that, ano nga ba muna si infinity? So, please take note that the infinity symbol is not actually a number. Bakit po? Kasi hindi naman tayo makakapagbigay ng specific na number wherein siya yung pinakamababang number at siya yung pinakamalaking number. Kasi nga, we all know that numbers are infinite. The set of real numbers is an infinite set of numbers, and therefore, wala siyang pinakamalaki at wala siyang pinakamaliit. So, mathematicians came up with this idea na why not mag-dedicate na lang tayo ng isang symbol na kung saan siya yung magde-denote ng ating kawalang hangganan. So the farthest to the right and the farthest to the left, which is technically hindi naman siya, walang number na specific for that. So we use the symbol infinity. So for our discussion in this video, ang ita-target lang talaga natin ay yung mga limits na ang itsura niya ay magiging kahawig nung nasa board natin ngayon. So, ano yung dalawang yun? If we are trying to get the limit of an expression na pwede nating isulat as 1 all over x raised to r, as x approaches positive infinity, na kung saan yung r natin ay kahit na anong positive integer. Ano yung mga positive integers natin? You have your 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth. Kung kukunin natin yung limit noon, as it approaches positive infinity, it would be equal to 0. Same thing with your negative infinity. Ano bang negative infinity? Pakaliwa naman, farthest to the left. So, the limit of 1 over x raised to r, wherein your r is any positive integer, as x approaches negative infinity, that would still be equal to 0. Okay? So, para mas magets nga natin, just like what we've been doing through examples. So let's say, for our first example, we need to evaluate the limit as x approaches positive infinity ng 1 raised to x raised to 8. So pwede ba nating gamitin yung dalawang laws natin or theorems na nandyan sa harapan nyo? Pwedeng-pwede naman kasi this already looks like the version or this law, pwede mo magamit dito. Bakit? X raised to 8, yung 8 naman natin is a positive integer. So therefore, this is just equal to 0. Gamitin natin kagad yun. Kasi nga, it looks like that. So another example, number 2. Let's say you're trying to get the limit as x approaches negative infinity ng 2 all over x raised to 7. Pwede ba natin gamitin yung law natin kagad? Not right away, but we can actually use a certain limit law para magiging itsura natin ay yung 1 na lang yung nasa taas. If you remember, pwede natin gamitin yung ating constant multiple law. Ano yung constant multiple law? So, since meron 2 dito, pwede natin yung ilabas. So, if parang ifa-factor out nga, so you have 2 times the limit as x approaches negative infinity ng 1 all over x raised to 7. Ganyan ba yung magiging itsura yan? Yes, ganyan naman po. You can actually check, kapag ba minultiply natin si 2 kay 1 over x raised to 7, magiging 2 all over x raised to 7. Yeah, pwedeng-pwede naman yun. E over 1 mo to, so 2 times 1 is 2. 1 times x raised to 7 is x raised to 7. So, this is equal to, si 2 is kopyahin lang natin, 2 times. What is the limit
ng 1 over x raised to 7 as x approaches negative infinity. Ganito na actually yung form niya. Nag-approach siya negative infinity, tapos ang itsura nito is 1, 1 yung taas, at yung baba, x raised to r, na kung saan yung r mo is 7. So ang r ba is a positive integer? Opo, so pwede na natin gawin to as 0. So therefore, the limit of this expression is equal to just 0. Okay, so let's have our third problem. So, limit of negative 4 over x raised to 5 as x approaches negative infinity. So, since ganun pa rin, it's very similar to what we've done kay number 2. So, si negative 4 here, pwede mong gamitan ng constant multiple law giving you the expression negative 4 times the limit ng 1 all over x raised to 5 as x approaches negative infinity. So this is equal to negative 4 times, since pareho na to ng form dito sa ating theorem, pwede mo nang gawing 0 to. Therefore, this is just 0 pa rin. No? Kasi negative 4 times 0 is still 0. Okay, so for our fourth problem, let's say we're trying to get the limit of x squared plus 2x plus 1 all over 3x squared plus 4 as x approaches positive infinity. So, kung mapapansin nyo, hindi to simple nung naging examples natin for the first three problems, no? Medyo complicated na yung rational expression natin. But we can do something about this para hindi siya, I mean, para magmukha siya dun sa ating law na kung saan kaya nating isulat siya ng 1 all over x raised to something, tas magiging equal lang siya sa 0 kung magagawa nga siya na ganun na form. So, paano yun? So, for this kind of problem, you need to look at your denominator first. So, ano yung denominator natin? You have there 3x squared plus 4. At ang mahalaga lang na hahanapin mo doon, sa denominator mo, hanapin mo yung pinakamataas na degree ng x. And if you will notice, wala naman tayong ibang nakikitang x dyan bukod dun sa x squared. So we will use this x squared. So the highest degree of x sa denominator is x squared. Gagamitin natin yan para ma-simplify natin. Not actually simplify kasi later on makikita nyo para siyang mas naging complicated eh. Pero we will use that x squared para magamit natin yung law na diniscuss natin kani-kanina lang. Paano natin gagamitin si x squared? So right here, rewrite your limit approaching positive infinity. So si x squared, i-divide natin yan sa lahat ng terms natin sa numerator at sa denominator, giving us this expression. So you have x squared sa taas, i-divide ko kay x squared. Si 2x, so plus 2x, i-divide ko din po siya kay x squared. And then, plus si 1 din dyan, that would be divided by x squared. And then sa denominator, ganun din. Ano yung nandun sa denominator natin? You have 3x squared. I-divide natin si 3x squared by x squared. Plus si 4, i-divide natin din kay x squared. And ano yung susunod na gawin natin? We need to simplify what can be simplified. Example, in this case, si x squared over x squared, pwede yung masimplify. This will just give us 1. Kasi nga, nag-cancel lang naman dalawa. Para dito sa gilid, this single x here will be removed. Makakancel doon sa isang x sa baba. So, maiiwanan ka na lang ng isang pirasong x doon sa denominator mo. Dito sa third term, okay na yan. Wala na tayong magagawa sa 1 over x squared. For the denominator, this one will be canceled. Okay na yan. Kahit hindi mo nalagyan ng 1. And then si 4 over x squared, you leave it as it is. So, rewriting everything, you have the limit as x approaches positive infinity. Simplify na lang natin yung lahat ng nandyan. So you have there 1 plus 2 all over x plus 1 over x squared all over, ano ba to? 3 na lang yan. That's 3 plus 4 over x squared. So bakit kailangan natin? Kasi nga, pwede na natin gamitan dito ng yung mga laws na diniscuss natin previously. Bakit po?
if you look at these terms, ito ah, this one, and this one, pwedeng-pwede na siyang gamitan nung law na kakadiscuss lang natin, na kung saan, ina-approach si positive infinity, and itong tatlong to, kahit na mayroong constant multiple dyan na 2, may constant multiple na 4, they will just be equal to 0. So, using the limit for everything, we will just get the limit, yung sa taas natin, the limit ng 1 as x approaches positive infinity. This one is just 0, tong tatlo. So, hindi ko na siya isusulat para hindi na tayo mapagod. All over, the limit of 3 as x approaches positive infinity. And if you remember your laws, itong dalawang to, they are just the limits of constants. Na kung saan, yung numerator mo will just be equal to 1, and the denominator will just be equal to 3. And are you done? Na-compute mo na ba yung value ng limit natin? Actually, yes. Masaya ka na dahil ang limit ng ating x squared plus 2x plus 1 all over 3x squared plus 4 will just be equal to positive 1/3. Yun. So, nagamit natin yung law natin na yun para ma-compute yung ating limit. And for our last problem, so let's say we're trying to get the limit as x approaches negative infinity ng 3x squared plus 2 all over 4x cubed minus 6. So paano natin gagawin 'yan? Just like what we did with number 4, kunin muna natin yung pinakamataas na degree doon sa denominator natin, which is x cubed. So gagamitin natin yung x cubed na 'yan to divide every term para makakuha tayo ng form na ginawa natin kay number 4. So this one will become the limit as x approaches negative infinity ng 3x squared all over x cubed plus, so si 2 din, i-divide natin kay x cubed, 2 over x cubed all over 4x cubed divided by x cubed minus 6 divided by x cubed. Simplifying, kung ano pwede ma-simplify, this is just 1, so cancel yan dalawang x cubed na yan sa baba. Dito naman sa taas, mawawala yung buo na x squared and you'll be left with 1x doon sa denominator niya. This one is just the limit of x approaching negative infinity ng ating 3 over x plus 2 over x cubed all over 4 minus 6 over x cubed. And kung naalala niyo yung shortcut na ginawa natin kanina, lahat nung mukhang ito, this one, and this one, they will just be all equal to 0. So, pwede na natin ilagay sa taas. So, determining or evaluating the limit using our laws, this is just 0 plus 0 all over 4 minus 0. Saan equal yung taas? 0 plus 0 is just 0 all over 4. What is 0 over 4? This is equal to 0. So, ang limit ng ating expression na x squared, ay 3x squared plus 2 all over 4x cubed minus 6 is just equal to 0. So, there you have it, no? Marunong na tayo kung paano mag-evaluate ng limits at infinity. Kasi nga, hindi naman lahat ng limits ay nag-a-approach at a certain value. Pwede din pala na in-approach niya yung negative infinity tsaka yung positive infinity. So, ano lang kailangan nating tandaan? If your expression can be easily seen as 1 over x raised to r, wherein your r is a positive integer, okay na tayo dun. Whether ina-approach si negative infinity or positive infinity, magiging equal pa rin sa 0 yun. At kahit na meron siyang multiple dun sa taas sa numerator niya, na kahit na 4 man yan, 2 man yan, or 5, it will still be equal to 0. Kasi nga, pag minultiply mo naman si 0 to any number, it will just be equal to 0. But, what if ang expression natin ay isang rational expression na hindi ganun kasimple? All we have to do is, step number 1,
hanapin mo yung highest degree ng variable x mo doon sa denominator. Second step, you divide every term, as in every term from the numerator and the denominator by the highest degree of x. Simplify yung susunod na step, and then use our two laws para makuha kung sino yung magiging equal sa zero. And ang last na gagawin mo na lang is to simplify everything. Okay, so for our next discussion, kailangan medyo maalala nyo kung ano yung diniscuss nyo before during your grade 10. Kasi it's very important for you to know how your polynomial functions should look like. Kasi nga, ang next discussion natin will be limits at infinity involving polynomial functions. Hi! Kung sa tingin ninyo kami nakakatulong sa inyong pag-aaral bilang estudyante, at kung kami nakakatulong sa inyo bilang mga magulang at mga guro, please do subscribe to our channel. We wanted to reach as many as possible. And in exchange, we will commit ourselves, our time, and little resources to create more videos na makatutulong para sa kinabukasan at maayos at mabisang pag-aaral ng bawat estudyante sa ating bansa.